Hello and welcome. So, muli ako nagbabalik dito sa Honda Balintawak. Nandito siya along EDSA. And maraming salamat kay Eliza or kay Ali na binigyan ako ng authorization at bibigyan ako ng gabay para i-video itong Honda CR-V. Pala yung susi nun. Yan, there you go. Tapos syempre, meron siyang remote start feature. So, yan. Just lock the vehicle and hold lang naman itong susi. It starts the engine. Yan. Very quiet and very, very powerful engine. Pero syempre, mamaya, bubuksan ko yung engine hood para lang makita nyo syempre yung makina. But, yeah. Let's hold it once again. And mamaya, maubusan kasi tayo ng gasolina, but let's go in onto the interior just to give you a notice, guys. Ito nga pala ay meron tong keyless entry system. Hopefully mapagana natin yun. Mapagana natin keyless entry system. Yeah. Syempre, i-demo ko sa inyo kung paano siya i-lock. Yan, para i-lock. Yan. Tap mo yung parang ridges na yan right over there to simply lock. So, yeah. Just grab it in and ito yung dashboard natin. Yung dashboard natin, really, really simple to analyze on how classy nga naman yung ginawa nilang approach dito. Because, ano ko napansin dito is, may mga wood trims tayo dito sa may side door panels. And then, this is perhaps all touch, automatic down and up. Yan. And the central locking, still traditional with the buttons right over here. Yep, and syempre yung folding ng side mirrors, but perhaps gagana na siya when the engine is actually running. Yeah. Okay, really nice with the touch and feel dito naman sa side armrest with the doors. And syempre, it will be greeted with the Civic Type R inspired air vents. Yan. Simulan ko dito sa may driver side, syempre all the way onto the dashboard. Here we go. So, yan. Yan, no? Very classy tito looking design nga naman itong Honda CR-V. And if you're gonna ask me, ano ba pipiliin kong CR-V na Variant within this year model? Ito na yung perfect CR-V for me. Soul power gasoline engine, syempre kasama mo na yung all-wheel drive system, diba? For added traction. So, here we go. Yan. Three-spoke steering wheel right over here. Dito yung audio controls natin. And syempre, yung voice command. Yung voice command nga pala, pagkakaalam ko, gumagana siya kapag na-connect mo na yung phone or devices mo. And syempre, we are now also greeted with the 9-inch infotainment system. Apple CarPlay and Android Auto ready naman siya. And on to the right is yung adaptive cruise control settings. Yan. And obviously, this is a CVT transmission right over here. Yan yung gear selector natin. And then the econ button, some of you will use this, some don't. Tapos hill descent assist, parking brake, electronic parking brake. Tapos yung brake hold function. Brake hold function, sabihin natin kapag nasa uphill tayo, i-hold niya yung sarili niya. For, syempre, hindi mo na kailangan i-apply yung brakes doon. Mababawasan ka syempre ng alay sa paa mo. Ayan. Got the chrome, bit of a chrome action tayo dito sa below the steering wheel. Nice. And yes, no analog, wala na yung mga analog switches or dials natin dito sa instrument cluster. So I was informed that I can start the vehicle. Just be aware na lang kung may panggas pa sila. So, syempre may panggas pero baka mamaya maubos ko. Just step onto the brake. Yan, as I apply the brakes, the engine start will come out. Or you can start naman onto the accessories. Yan, para isa-isa. Sorry. Yan, and yun yung may loading screen, then it turns red, it goes on to the on position. Yan. And para syempre matesting yung mga dials, and one more to hit it. Let's go. Very quiet startup. Let's close the door onto the air conditioning. Yan.
Tapos, ito ay isang dual zone climate control system. There you go. Ayan. Tapos, nasa sa atin na kasi kung ano. Ayan, on to the driver side is obviously high temperature. Tapos, and on to the low side is obviously, ano, different temperature. But this one, ayan, sync mode na siya. Then, syempre, tuwan na natin napansin itong ano, infotainment system. Yan. So, ako, kung ako gagamit itong infotainment system, kahit yung Bluetooth audio, okay na yan. Yan yung kailangan ko eh, para ano, magamit ko naman yung ano, yung pang sounds ko. Tapos, syempre, yun na rin naman lalabas yung ano eh, yung para sa Waze, boses ng Waze. But yan, if you need the infotainment system, that's good enough. And syempre, kudos to Honda, they kept the button. They kept the volume controls. Yan. Nakalagay kasi sa brochure yung mismong hybrid. Yung speakers doon ay Bose, but perhaps this is a lower variant. It isn't any, ano, hindi siya fitted nun. So, don't expect on a premium speaker. Yan. Yan. Sinasabihan na tayo if you will low. Yan. Ito yung instrument clusters. Yan. Probably ito ay naka, may mga hindi pa nare-reset. Kaya may nakikita yung check engine on to the left. Tapos, nakatapak, oh, look, oh, nakatapak ako sa preno. Then, it blinks right over there. Yan. Tapos, ito yung may wireless charging. Kasi, the demo ko, syempre, ano, tingnan natin kung, syempre, meron itong camera. Ayan. Ayan, may camera siya. Haha. There you go. I'm firmly pressing onto the brakes. Tapos, on to drive, yan. That's the sport mode. Siyempre, pinabangang yung, ano natin, paddle shifters. Yan lang naman. And then, ito yung mga, pala natin patay. Yan, okay na yan. Tapos, right. Oh, by the way, kapag binuksan nyo yung pintuan nito, umaatras yung seats ko. kulang na lang, alam mo yung kinulang lang dito sa CRV. Yung, ano, yung power adjustment dito sa may steering wheel. This one, may mga LED lights tayo dito. And syempre, may mga isa pa ditong rear view mirror something. Mas kitang-kita yung ano, mga passenger mo sa likod. Rather than the old traditional rear view mirror onto the center. Rear view mirror. never mind. Okay. May mga puddle lamps tayo dito onto the ceiling. Yeah, that's good. Nice. These are neat. Kasi probably ano, for aesthetically designed people. Kasi kadalasan nandito siya sa gitna eh. But this one has two bulbs onto the ceiling. Nice. Okay. Two cup holders right over here. Storage over here. Tapos, please to apologize sa mga nagamit ko dito. And buksan natin. Yan. Oh, bit of a snap action. So, ito may divider pa tayo dito. Tapos, a very, very deep center console storage. Yes. Just close it up. Yan. Okay, so this, itong CR-V na to, comparing dun sa hybrid, yung hybrid kasi is a 5-seater exclusive car. But this one is a 7-seater car. Kaya, ano eh, mapapapili mo talaga ako dito sa, ano, sa variant na to. Let's go. Onto the backside. Okay, ngayon, trying the rear seats. Well, just to let you guys, I'll give you a notice. Sa mga owners na pala ng CR-V, kapag ka gusto niyo iharap itong ano, itong seats na to, itong second row seats. Ayan. Pull this one. Ayan. Just to tilt it. And, ayan. Para may gain access ka na sa third row seats. That's one. So, let's pull it back. Now, how do you pull it back? Mamamaya, nangigigil kayo dito sa switch na to para may atras natin itong second row seats. Ayan. Pansin nyo, hindi yung maatras, di ba? Now, there is a switch right over here or just a flapper para lang maano. Pero on the naked eye, nakikita nyo ba? Hindi, di ba? So, yun yung nagiging issue for me, this one. Dito pala siya sa gilid. Yan. So, yan. Kasi kanina pa namin dinidetermine kung paano siya i-atras eh. So, yan. But that's a, for transparency purposes, this is the only, ano, flapper switch para may atras yung second row seats onto the ano, original position. Now, let's climb in. And, yeah, I am very, very comfortable onto these seats. Very safalike na seats, no? Pang plush leather. Yan. And, syempre, meron siyang equipped with the ano, center armrest. Tapos, yung center armrest na yan, meron siyang dalawang cup holders. Yet, another feature is, syempre, meron siyang air vents. Yung air vents niya dito ay nasa center console. Yan.
for syempre convenience and for giving in ano cooling sa ano sa cabin syempre. And yung air vents natin dito sa really nice air vents dito sa top for the third row seating. Yan. 1, 2, 3. Yeah. Tapos syempre centralized na siya dito. Kulang hindi kayo kukulangan ng air vents dito. So immediately malalabigan na yung CRV niyo. That's really nice. Walang kasuya-suya na air conditioning. Okay, going on to the back. But before going on to the back, syempre, sige, buksan na natin yung engine hood para mabigay ko sa inyo yung power figures ng sasakyan. Okay, ito nga naman ay isang 1.5 liter turbocharged gasoline-powered engine. Tapos produces around 190 PS. Tapos meron siyang 240 Nm of torque at 5,000 RPM maximum of it. 1,700 to 5,000 RPM. At yung sinasabi ko kanina 190 PS, nasa around 6,000 RPM mo siya mararamdaman. Okay. Really good on that spec. Very very impressive numbers for the internal combustion engine na ano, Honda Civic, Honda CR-V. Okay, napapansin ko dito, marami siyang sensors. So keep in mind na kapag engine wash, particularly ano, mag-ingat-ingat lang tayo, especially kapag i-DIY natin 'yan. I prefer na leave it to the proper professionals na gumagawa ng ano, ng engine detail in which they would do it properly. Okay, so ito ah, really neat one is being nostalgic for myself is meron pa rin siyang old traditional na radiator cap. And then what else? Ito yung mga very type na naman yung mga ano natin. Injectors natin dito. Yan, ABS module on to the left. And syempre, yung ano natin, yung washer fluids right on the very very left. Yan. And what I really love is ito ay naka ano, hydraulic struts. It's really easy to open nga pala, guys. And ayun, very light onto the feels. Syempre. Tapos ito yung vehicle emission control information. Yan, sayan yan lang if you want to pause it. Kung matapang kayo, di kayang-kaya nyo yung tong lusongin sa baha, ilusong nyo na lang. Ilalagay ko na lang kung meron bang waiting depth pa tong Honda CR-V. But yeah, do that one on a very rare occasion na lang. Before tayo dumating sa may third row seats, let's check out the front fascia of the vehicle. Yung front fascia of the vehicle has a very black trim na ano, na grill. Siyempre, Honda's design is papunta sa may pagiging sporty yung mismong sasakyan. Ang iniwan lang nila ditong ano, siyempre, yung emblem is a silver accents with the H logo itself. Hula ko dito. Actually, hindi ko na hula eh. Alam ko, ito na yung pinaka-sensor for the adaptive cruise control. Siyempre, binibinda din ng Honda Sensing. Ayan. Ito na yan. Sa isang logo na yan. It's, in which it is really smart kasi comparing to other vehicles, may mga isang bloke dito. Yun yung mismong sensor. Just to mention, yan, ito yung, ano, yung camera nga pala for the 360 cam. Perhaps it is. Tapos, yan. This finish on this kind of paint. You know, really nice. Lahat ng dark gray colors na bibet ko. And syempre, dun sa contrast nga naman ng, ano, ng mags natin. Ito yung mags. Yan. Syempre, silver painted mags. It has a 5 lug nut spec. Tapos, nakabalot siya ng Michelin tires. Then, kung titignan natin yung sukat. Ang sukat nito is 235 by 60. Tapos, 18 inch nga pala yung ano natin, wheels natin. And R18. Yun yung ano rin, tire spec natin. Okay. Then, may mga chrome action tayo na gaganap dito sa may, ano, sa may side doors. Sa doors. Ito yung ano, just to give it a ano lang, ay Tito look nga na approval. Since syempre this is the middle variant, then comparing on to the city and then comparing on to the CR-V RS, yun is blacked out. Actually merong CR-V RS ay, you know, for release na siya, but we can't video that because A, meron na ako na test drive nun sa auto focus, and B, I'm good with this variant naman na. And ito nga pala yung fuel door natin. Let's check it out. Yan. Still has the old traditional ano, cap natin. Yan. Medyo matigas nga lang for syempre safety reasons. Tapos 91 octane minimum na unleaded fuel na recommended. Onto here. And
perhaps kapag kanilak mo yung sasakyan, hindi mo mabubuksan rin to. Okay. Tapos yung wheel and tire size nga natin sa likod, ayan, ito siya. So it is basically the same, 235 by 60, tapos 18 inch wheels yung ano natin. Yung ito. Then rear disc brakes, yun, forgot to mention about that one. Okay, tapos may mga very very useful plastic trimmings na tayo. Ito nagiging in na to ta sa ano, sa mga kotse, sa ayun, mga concept designs nila, dapat na may continuous na black plastic trims sa wheel arches. Most likely kasi it does protect the paint. But yeah, ito yung mga mud flaps natin. Very very seamless design. Hindi sobrang haba. Ayun. Kasi kahit may mud flaps pa yan, tatalimsik pa rin yung putik dyan sa ano natin, sa lower bumper natin. But ayun, siguro para ano, mabawasan yung putik, but tatalamsikan pa rin eh. Okay, let me get the keys para i-demo ko sa inyo yung ano, yung rear tailgate. Yung rear tailgate is actually, you can use it as naka-powered siya. Ayan. Just hold this button right over here. Ayan. There you go. So, yeah. And by the way, it has LED lights nga pala. Ayan. Tapos ito yung ano, third row seating. Mamaya uupo ako dito. I'll try my best not to complain. So ito yung mga storage ano natin sa ilalim. Tapos I expect yan yung ano, full-size tire. Tapos andun yung jack, yung naka-usili na yan. Ayan. Siyempre yung goma na itong, ano, itong spare is also Michelin. Right. Okay. So, dual pipes nga pala sa ilalim. And let's see, yes, those are the ano, actual pipes. Dual pipes na siya. Tapos may mga chrome garnishes na pinapalibot. Yeah. Okay. Tapos seamless nga naman yung design ng ano natin, mga sensors natin dito. And di ka mababangga, and it's hidden. Siyempre. Okay. You can, is it this one? Yep. That one. Alright. Ito nga pala yung design ng likod. Ayan. So, yan yung ano natin, CRV badge, the all-wheel drive ano, emblems, Honda logo on to the middle, and then syempre yung VTEC turbo natin sa ano, sa gilid. Yung tail lights, mamaya papa ano, pero alam ko ginawa ko na ng intro yan eh. Yan. And then, you know what? Forgot to mention, ito yung isa sa mga cameras for the 360 camera. Yan, yung side mirrors. Okay. Yeah, may gain access na ako sa third row seating. So this is the probably ano, the easiest way to get in. Oop. Okay. I can see how may yung buhay ko dito. Okay. Okay. I highly suggest as a height of 5'5", meron naman akong ano, headroom dito. I'll show it to you. Ayan, oh. Meron akong headroom dito, hi. Ayan. So barely, not touching. But kasi yung seating position ko dito, sobrang taas ng aking tukod. Yan, up to the point na I'm starting to feel na sobrang sikit niya kahit ako lang mag-isa dito. Ganun yung pakiramdam niya. Yan. Okay, yung ganun. Okay, medyo sinandal ko lang yung ano, yung seats dito. But ayun, it's, I can say na ang mga suitable na lang na uupo dito are kids. Yep. Kids. Yun sila talaga yung proper na uupo dito. Because as an adult, pwede ako mag ano, pwede man umupo dito ng ano, ng saglitang oras lang. But yeah, as a long journey na biyahe, I don't think na I'll be comfortable on going on to the journey sa destination ko sitting here in a CRV. I forgot to mention, meron pala siya dito ano, courtesy lamps. Each and every single lamp na nakikita ko ay LED, white LEDs. Tapos 12 volt outlet. Tapos there's actually one more courtesy lamp, which is a bit interesting. Nandito siya nakaposisyon. Normally, ang ano, ayun o, ganun kaliit. Ito. Yan o. Yan yun o. Para lang makita mo siguro itong ano, hood release. Nice.
Just to mention yung para sa automatic power tailgate, ito siya, yan. Tapos yung mga yan, headlight switches is over there. Traction control off, yan. Okay, ano nga ba yung mga nagustuhan ko dito sa Honda CR-V VX variant? Kung tutuusin, kung kukumpare pa na natin dito sa hybrid, ito talaga yung pipiliin ko. It is all-wheel drive, it has a lot more power, it is simple dun sa engine-wise nga naman. Lahat ng mga features na na kailangan ko ng for myself, andi dito na sa variant na to eh. Isa pa, it would be cheaper to run or mas mura lang siyang i-maintain since wala yung yung sophisticated na hybrid system ng top-of-the-line RS variant. Susunod naman yung mga ayaw ko dito sa sasakyan na to. I will point out dun sa third row seating. The third row seating is actually for kids only. At a height of 5'5", mataas na yung position ng aking tuhod. This will compromise kapag sabihin natin galing ka sa handaan, kainan, tapos busog na busog ka. Ayun, since mataas yung mga tuhod ko, sumasakit na yung chan ko kapag ganun yung ganun kasikip yung third row seating natin. So I'm not going to advise a full-size adult onto the back seats. Second of which is you're going to pay a bit of a premium when it comes to any kind of Honda brand when it comes to maintenance. Maintenance cost, kapag sabihin natin dun sa sa kasa mo talaga to papamaintain, it's a bit of a premium price to pay for. And the third one would be the suggested retail price of this vehicle. A suggested retail price nito is around 2.2 million pesos. To be more specific, 2,280,000. Ayan. But for my verdict, kung hindi naman ako nang iinggit dahil dun sa hybrid system, this is more than enough for me. This is the perfect practical CR-V for myself. If I want to go for the very very high tech ng hybrid, I'll go for the top of the line one. But yeah, that would be both sides kung ano naman yung mas prefer yung variant from each and every single one another. Yun lang naman. Okay. So, yeah, I think this is for my extensive tour para dito sa Honda CR-V. But first things first, gusto ko lang sana magpasalamat kay Aliza or kay Ali ng Honda Balintawak in which siya nag-assist sa akin dito para mag-provide ng susi and syempre magbigay ng authorization para i-shoot itong Honda CR-V. If ever interesado kayo bumili ng Honda CR-V, ito nga pala yung number ko and then i-refer ko kayo kay Miss Ali ng Honda Balintawak para naman ma-assist kayo dito sa dealership nila. Additional shoutout nga pala sa mga bosses nila, unang-una na si Miss Margaret Francis Zorbano, Branch Head of Honda Cars Balintawak, and second of all ay si Michael Y. Tan, General Manager ng Honda Cars Balintawak. The VX variant. Hopefully yun yung tamang variant na sinabi ko. Like, comment, share, and subscribe guys because the next video would be another Honda product. Yan. Let me get the keys and yeah, thank you very much for watching. So, gusto mo sana magpasalamat sa Honda Cars Balintawak. Very, very, napaka-gentle ng ahente na kinukuha ko dito. So, there it is. Thank you very much, guys. Bye-bye.